We are on our global media friend fasting ped na mention ko yan kahapon kay Lord nung tinanong niya ako ano ba pinagkakaabalan ko this week. So we have prayer meetings ng 12 noon at 7 p.m. So medyo busy kami ngayon sa church. So pag fasting ped, it's a time to reboot, recalibrate. Parang you're practicing more yung self-denial ba of the physical food. To have more parang self-control. Of what really matters. Kasi minsan masyado tayong focus sa mga temporal at material things. Nakalimutan na natin na we are also a spiritual being. Si Jesus Ted fasted for 40 days before he began his ministry. And alam natin yung istorya, no, nandun siya sa wilderness habang siya'y nagpa-fast. Sobrang gutom niya and sobrang pagod din niya. Binato siya ng tatlong temptasyon ni Satan. And I think we should be aware of this. Dahil ever since, yun lang din ang estratehiya na itong si Satanas when it comes to tempting us. Number one, yung lust of the flesh. Number two, yung pride of life. Pangatlo, yung lust of the eyes. So for the next 3 days, Ted, yan ang pag-uusapan natin. So unahin natin yung lust of the flesh. Sabi kasi ni Satan, alam niyang gutom si Jesus, sabi, if you are the Son of God, sabi mo sa mga bato na to, maging tinapay. Alam mo, strategy ni Satan, Ted, una niyang atakihin yung identity natin. Anak ka ba talaga ng Diyos? Ba't ikaw nawala ng trabaho? Bakit ikaw iniwan ng asawa? Bakit ikaw yung binabalagong sa opisina? So yun ang strategy ni Satan, gigibain niya yung identity. Pag kinwestiyon mo yun, sandali. Mahal ba talaga ako ng Diyos? Anak ba niya talaga ako? Bakit niya pinababayaan? Magigiba ang lahat. But Jesus is, of course, is the Son of God. Sabi niya, it is written. Pinambato sa kanya ni Jesus, salita ng Diyos. Nasusulat yan, sabi niya. Kaya po mahalaga na equip tayo ng salita ng Diyos. Hindi puro Netflix at TikTok lang ang laman na isipan natin. Pagdating sa temptation, wala tayo maibatong panlaban sa mga temptasyon ni taneng, di ba? Nilalamon tayo ng buhay, karamihan sa atin dito pagdating sa temptasyon. Kaya sabi ni Jesus, it is written, man shall not live on bread alone. But, sabi niya, on every word that comes from the mouth of God. Alam mo, Ted, kinounter niya ang temptasyon by quoting Deuteronomy 8:3. Yung po yung sinabi ni God many years before sa sitwasyon na to, kinuwento ni Jesus, sinabi na ng Father in Heaven yan. Okay, hindi lang na sa tinapay na bubuhay ang tao, but sa salita ng Diyos. Kasi po kinukot niya, yung provided manna doon sa mga na sa wilderness during that time, yung mga Israelita lumabas sa Egypt, for 40 days, every single day, God provided that manna from heaven, yung tinapay from heaven. Ang tanong, will you trust God na every day mayroong uulan ng manna dyan? Kasi may iba, nag-imbak for 10 days, 3 days, nabubulok lang the following day. So wag natin masyadong busigin yung flesh, secure natin yung flesh, pero we become weak spiritually. Hindi lamang po sa pandesal na bubuhay ang tao. Again, we are spiritual being, but in every word of God po, in every word of God. Minsan malusog tayo physically, malnourished tayo spiritually. Wag po ganon. Kailangan po nating i-feed pareho, more so yung spiritual. And that happens pag tayo pinagbabasa ng salita ng Diyos. Sinusunod natin ang nakasulat sa salita ng Diyos, ipinapamuhay po natin yan at tayo po ay laging magiging healthy spiritually. And then si Satan po walang puwang para yung lust of the flesh makapasok siya sa ating sistema. Panginoon, salamat po dahil minsan na hindi na kami nare-remind, we want everything. Gusto namin bago, bago, bago. Gusto namin ito maraming, maraming, maraming bagay. Puro kami minsan feeding of the flesh, we forget that we are also a spiritual being. So Panginoon, salamat po sa reminder ni Jesus na hindi lang kami nabubuhay sa pandasal or sa pagkain o itong physical, but Lord, nabubuhay kami sa salita mo that we should apply your word. Yung mga natutunan namin dito sa daily bread, mai-apply namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay and then makakaroon kami ng tunay na buhay. True life, hindi lang physical life, but spiritual life. Salamat po sa reminder sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 And Lord, we pray para po kay Brad Jeffries Copides sa kanya pong butihing may bahay na nagdiriwang po ng kanyang kaarawan today. Lord, alagaan Amen. Niyo po sila lagi sa kanila pong pagbimisyon sa kanilang simbahan. At Lord, bless niyo po lahat ng mga lingkod ng simbahan na kayo po nakikinig sa aming programa. And Amen. Dear Lord, muli po, pagpalain po ninyo ang lahat ng uri manggagawa na ngayon po'y nakikinig sa aming programa
and their families to keep us all protected against this virus, COVID-19. Lord, we say, we pray all of this in Jesus' name. Amen. Amen. All right, Brad Jeff, we'll catch